Welcome to our mathematics class. Visualizing multiplication of fraction using models and multiplies fraction and a whole number and another fraction. Pwede mong gamitin ang area model para higit na mas maintindihan ang concept of multiplying fractions at pati na rin ang paghahanap ng bawat product of two common fraction. Sa pagtatapos ng leksyon ngayon, ikaw ay inaasahan na makapag-visualize ng multiplication of fraction using models or bar at multiply fraction sa whole number at sa iba pang fraction. For learning task 1, illustrate the following fraction on your paper. Let us answer the problem. It takes 3/5 hours to read a book. How many hours will it take him to read at 3 books? So kung isusulat natin yan in equation, we have 3/5. Ang sabi, 3 libro sa 3/5 hours. Kaya ang ating gagamiting operation ay multiplication. To answer this one, we will use bar to visualize our answer. So we will draw 3 bar to represent the whole. So ito yung ating 3 whole. Ngayon, mumultiply natin sa 3/5. First, hatiin muna natin siya sa taglilima. Then, bawat bar, hahanapin natin ang 3/5. So, shade natin, 3. This is 3/5. Another 3/5. And 3/5. Next, pagsasama-samahin natin lahat ng may mga sheets na yan. Kaya kung magdodrawing ulit tayo ng another bar, hatiin ulit sa 5. So, ilan yung may shade kanina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pagsasama-samahin natin. Kaya, dapat dito, 9 rin ang ating may shade. So, 1, 2, 3. Ayan, 9. Kaya kung isusulat natin yan, 9, ilan ang hati sa bawat graph, bar, meron tayong 5 as the denominator. Or simplify natin, ilan ang nasa whole, 1 lang. Ilan ang natira sa numerator, 4. At what is our denominator? O yun pa rin, magiging 5. Kaya 3 times 3/5 is equals to 1 and 4/5. We have example number 1 multiplying whole number by a fraction. So 2 times 1/2. To visualize multiplying this whole number by a fraction, draw muna tayo ng 2 bar.
to represent our whole. Yan, yung 2. Next, hatiin natin to sa tagdadalawa kasi yung denominator natin is 2. So, divide natin to by 2. At dahil ang numerator natin ay 1, magshishade tayo dito ng tag-iisa. Next, pagsasamahin natin lahat ng may shade. Kaya mag-drawing ulit tayo ng dalawang bar. Hatiin ulit sa dalawa. Ilan ang may shade kanina? 1, 2. So, 2, pagsamahin natin. Yan. Bilangin natin ilan? Ilan ang may shade? 2. Ilan ang hati bawat bar? Ilan ang hati? Okay, 2. That is 2 half. Or simply, we have 1. Kaya 2 times 1 half is equals to 1. Another example, 4 times 2/3. Okay, yung whole number natin, draw natin ng 4 bar. Ilan ang hati bawat bar? Okay, dahil ang ating denominator ay 3, hatiin din natin ito ng tagtatatlo. Ilan ang shades bawat bar? Okay, meron tayong 2 dahil 2 ang nasa numerator. So, shade natin 2. 2. Ayan. Next, pagsasama-samahin natin lahat ng may shades. So, kung ating do-draw ulit yan, hatiin ng tagtatatlo. Sasamahin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Ayan. Ilan lahat ang may shades? 8. Ilan ang hati bawat bar? 3. We have 8/3. Pwede pang i-simplify. O, tignan natin dito, ilan yung whole? Ilan yung lahat may shade? 2. Ilan ang natira? 2. What is our denominator? 3. Kaya 4 times 2/3, that is equals to 2 and 2/3. For learning task 2, visualize the following multiplication of fraction. Sa pag-solve ng mathematics problem mentally, kinakailangan nating tignan o hanapin ang pattern at sundin lamang ang rule of properties. Sa lesong ito, ikaw ay inaasahang makakapag-multiply ng fraction mentally the proper fraction with denominators up to 10. Multiplying fraction by another fraction. So this time, gagamit na tayo ng cancellation para mas madaling ma-multiply yung mga fraction. So, kung isusulat ko ulit yan, we have 4, 6,
times 1 half. Using cancellation, tignan natin yung opposite. Numerator by the other denominator, numerator by the other denominator. Mag-isip ng numero na pwedeng mag-divide. So, dito wala kasi 1 na. O next, dito pwede ay 2. O, divide this one by 2, 1. 4 divided by 2 is 2. Kung ano yung ating bagong number, yun na yung ating imu-multiply. In multiplying fraction by another fraction, you multiply the numerator, multiply the denominator. So, 2 times 1, that is 2. 6 times 1 is 6. Do not forget to simplify your answer. 2, 6. So, this is 1 third. Kaya, 4, 6 times 1 half is equals to 1 third. We have another example. 7, 9 times 3 over 14. Okay, sulat natin ulit. 7 over 9 times 3 over 14. Using cancellation, para mas maging maliit yung mga numbers, mas madali natin may mumultiply. Tignan ang opposite. Numerator by the other denominator. Numerator by the other denominator. Mag-isip ng numero na pwedeng mag-divide sa kanilang dalawa, sa 7 at sa 14. Anong pwedeng mag-divide sa kanilang dalawa? Okay, so we have 7. Divide natin to sa 7. 14 divided by 7, 2. 7 divided by 7, 1. Okay, tignan natin sa kabila. Pwede pa bang mapaliit? Okay, so divide natin sa 3. This is 1. 9 divided by 3 is 3. Okay, yung bago nating number, yun ang ating i-multiply. Again, in multiplying fraction, multiply the numerator, multiply the denominator. 1 times 1, 1. 3 times 2, 6. Kaya 7, 9 times 3, 14, that is equals to 1, 6. Example number 3, we have 2 times 2 third times 9 over 12. Sulat natin ulit. Si whole number, gawin nating fraction by just putting 1 as its denominator. Then 2 third times 9, 12. Using the cancellation para lumiit ang mga numero, tignan natin yung mga pwedeng cancel. So, we have 2, 12 divided by 2. So, it becomes 6. This one is 1. How about this one? Okay, we divide it by 3. 9 divided by 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. Multiply the numerator. 2 times 1 times 3. 6. Multiply the denominator. 1 times 1 times 6. So we have 6 over 6. Simplify your answer. At since magkaparehong ating numerator and denominator, that is equals to 1. Kasi 6 divided by 6 is 1. Kaya naman, 2 times 2 third times 9 over 12 is equals to 1. To multiply the fraction mentally, kinakailangan lamang natin na i-multiply ang numerator to get the product of the numerator. Next, multiply the denominator to get the product
denominator. At express lagi, or yung final answer ay laging nasa lowest term. Pwedeng gamitin ang cancellation method kung maaari. For learning task 3, multiply the following fractions mentally and express your answer in simplest form. Hanggang sa muli, paalam!